Hello there, mga kapuso at ang ating friends from all over the world. It's the third week of January, year 2021. Nako, ilang tulog na lang, February na. Ang bilis naman talaga ng panahon. Although ang buong mundo ay nasa gitna pa rin ng pandemic, patuloy lang po tayo sa pagkapit sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Yvette Cruz noong nasa gitna siya ng krisis, panuorin natin ang kanyang kwento. Hello, ate! Hello, ate! Hello, ate! Hello, ate! Hello, ate! Hello, ate! Hello, ate, which is an online outreach or an online ministry that that's established noong June of 2020. And now, sobrang nakaka-bless kasi marami nang na-reach you that platform. Tapos, maghingi sila ng advice in terms of life, yung walk nila with the Lord. Naging malaking tulong ang online ministry na ito ni Yvette Cruz para sa mga kabataang dumaan sa pagsubok noong lockdown. During the pandemic, ang dami kong nababasa na may mga youth na nagsusuicide. Yung nasistress sila sa online classes, nahihirapan sila. Doon na nagkaroon ng cry sa heart ko na, Lord, if only merong tao na nakakausap ng mga bata na to. If only meron silang ate or kuya na mapag-open up, na pag-depress sila, meron silang makausap. At that time, it's like the Lord telling me na, i-post mo kung paano kita binago. Ang kailangan nila is yung makita nila yung buhay na nabago. Ang kailangan nila is yung testimony or yung proof that Jesus is alive, Jesus is real, and nagtatransform siya ng lives ng tao. Nanggaling ako sa small family lang. Dalawa lang kami magkapatid, and ako yung ate. Yung papa ko is nasa ibang bansa siya, tapos yung mama ko lang yung nandito. So, growing up, okay naman kami. Hindi din naman nagkulang yung father ko. Pero I'm still longing for that. Alam mo yun, yung parang meron kang best friend and at the same time parang kapatid mo siya. Kasi nakikita ko yung mga kaibigan ko, meron silang kuya, meron silang ate, ganyan. Tapos parang ayan, sarap ng feeling na meron pang tinatawag na gano'n. Dahil sa kasabikan na magkaroon ng kapatid, itinuri niyang kuya ang anak na lalaki ng malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. So around 5 or 6, nagkaroon ng sexual abuse. Nag-start lang siya na parang laro-laro, pero eventually, nag-lead na siya doon. I couldn't speak up kasi parang sinasabi pa sa akin ng person na to na ikaw yung may kasalanan, pag sinabi mo to, papagalitan ka. And I don't want that to happen kasi I love my parents, I love them, and I don't want na magalit sila sa akin or ma-disappoint sila. Doon din naapektuhan yung relationship ko with my parents kasi hindi na ako nag-open sa kanila. Parang pakiramdam ko, wala silang pakialam sa situation ko. When in fact, hindi naman kasi talaga ako nag-open sa kanila about what's happening. Nagalit ka dun sa tao, galit ka sa sarili mo. Parang pakiramdam ko dun, parang ang bata-bata ko pa, pero parang ang dumi-dumi ko na. Parang ganun yung pakiramdam ko that time. Nagpatuloy sa ganoong kalagayan si Yvette hanggang sa sila ay lumipat ng tirahan. Nawala na rin siya ng koneksyon sa nooy itinuturing niyang kuya. Sinikap ni Yvette na mag-aral ng mabuti at isikreto ang kanyang problema. It felt like I was raising myself. It felt like ako yung magiging ate ng sarili ko. Hindi ako nakikinig sa ibang tao. I can do this, kaya ko to. Kahit wala akong ate, wala akong kuya, kaya ko to. Kahit hindi ako i-lead ng parents ko. Sa kabila ng dinadala, naging consistent honor student naman si Yvette hanggang kolehiyo. Ipinakita niya sa kanyang mga magulang na siya ay isang mabuting anak. Ngunit sa tuwing sasagi sa alaala ni Yvette ang sinapit noong siya ay bata pa, pilit niyang nilulunod ito sa pag-inom ng alak at pagwawala. Masaya ka at that moment, nagpa-party ka with friends, may relationship din ako that time. Yung pera, hindi ko siya naiisip na valuable, hindi ko siya naiisip na pinaghirapan ang magulang ko, so ginagastos ko lang siya. Parang pakiramdam ko, okay na ako sa buhay, pero alam mo yung gigising ka, tapos hindi mo alam, anong gagawin ko ngayon? Happy-go-lucky lang, pero wala akong vision in life. Nagbago ang lahat nang maghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Nung nalaman ko na during our relationship, nag-cheat siya, doon ako nalungkot, doon ako mas na-broken. Bumalik pa yung mga dati mong pain, dati mong hurts, na parang akala mo okay na lahat, tapos biglang hindi pala, parang nag-crush niya yung mundo ko. Doon ko na-realize na regardless naman pala kung mali or tama yung gawin ko, may gagawin na mali yung people sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, isang kaibigan ang nag-imbita kay Yvette sa isang Kristiyanong simbahan. Yung verse na sinabi ng preacher in that time is sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. And during that time, parang pakiramdam ko like lahat ng burden na dala-dala ko,
binitawan ko na siya at that moment kay Lord. Lord, hindi ko na kaya na ako lang. Nagtaas ako ng kamay na parang wala akong naiisip. As in, it's just me and the Lord. Parang dun ko naranasan yung rest, dun ko naranasan yung peace, dun ko naranasan yung joy. Sa pagdaan ng panahon, hindi naging madali ang proseso ng pagbabago. Nahirapan si Yvette na isuko ang kanyang bisyo at muli rin siyang nagkaroon ng karelasyon. Parehas na kaming Kristiyano noon, parehas kami nasa church, parehas kami naglilingkod kay Lord. Yung outside relationship, sa tingin nila okay kami, sa tingin nila glorifying relationship namin kay Lord. Pero inside our relationship, pag kaming dalawa na lang, we know na may nagagawa kami mga bagay na hindi glorifying kay Lord, na hindi maganda at hindi pleasing sa mata niya. So eventually, merong camp sa church namin, which is both namin na inattendan. So doon, we know na the Lord is already speaking to us na may mali at kailangan siyang itama. At that moment, doon namin napag-usapan na we have to stop whatever is happening or yung relationship namin as a whole kasi yun yung nagsustop para parehas kami na mag-grow, yun yung nagsustop para parehas kaming mas magamit ni Lord. Sa puntong iyon, buong pusong isinuko ni Yvette ang kanyang buhay sa Diyos. Lord, hindi na ako yung mag-take charge, hindi na ako magbabago ng sarili kong effort, pero gusto ko ikaw na yung mamahala, ikaw yung mag-lead. I-lead mo lang ako, Lord, and I will just follow. Pinaka-let go din ko din kay Lord is yung experience ko from the past na meron akong isang kuya na hindi ako na-lead sa tama. I let go of that na, Lord, ito man yung ginawa nila sa akin nung bata ako, pero pinapatawad ko na sila. Doon mas na-open yung mind ko and yung heart ko for my parents. Mas inintindi ko na sila, nagkaroon ng forgiveness. Mula noon, naging parte ng discipleship group si Yvette. Dito ay nagabayan siya ng kanyang mga ate at kuya sa simbahan sa kanyang buhay Kristiyano. Lumago siya sa kanyang pananampalataya at kalaunan ay tinawag siya ng Diyos na maglingkod sa mga kabataan. Ang dami palang kabataan na na-experience yung na-experience ko before and wala rin silang ate and kuya. And dun din nabuksan yung compassion towards people. Instead of looking up or looking after sa ibang tao, mas tinignan ko na si Lord and yun yung ginawa kong model. I don't want them to see me na ito yung ginagawa ni Ate Yvette, so gagayain ko. Pero I want them to see na ginagawa ko to kasi nakikita ko or nalalaman ko na ito yung ginagawa ni Jesus. And yun yung gusto ko ma-download sa kanila na it's the Lord din na personally nag-guide sa akin. Kaya yun yung i-follow natin. Sa ngayon, may mahigit 5,000 followers na ang Hello Ate Facebook page. Nagkakaroon na rin ng regular online discipleship ang kanilang grupo at patuloy siyang ginagamit ng Panginoon para gabayan ang mga kabataan sa tamang landas. Ngayon si Jesus sa buhay ko, siya na yung parang nagkahari talaga. Si Jesus, siya yung nag-lead sa akin sa tama, siya yung nag-guide sa akin, siya yung nagpo-protect sa akin, and siya yung king of my heart. That's so beautiful. Nakakatuwa ang kwento ni Yvette. You know, when God really enters your life, when God enters the picture of your life, you know, there's forgiveness and there's new life. And just like what happened to Yvette when she was saying na lumaki siya malayo siya sa tatay niya, tapos wala siyang ate, wala siyang kuya. You know, when you become a child of God, when you accept Him in your life as your Lord and Savior, you know, God now becomes your Father. And at the same time, you know, in Romans 8:29, sabi nga, Jesus has become the firstborn among many brothers. So meron ka na rin big brother, di ba? So if you're here watching and you're saying, nako, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng ama. Kailangan ko rin ng kapatid. Kailangan kong baguhin mo yung buhay ko. Pray this prayer with us. Lord God, I need you. I need you in my life. I need you to come and change my life and bring light into my life. So right now, God, I declare that I'm repenting from all my sin and I'm turning away and turning towards you and I'm receiving you as my Lord and Savior. Lord, thank you that you came to live the life that I should have lived, died the death I should have died in my place, and you rose again on the third day so that when I put my trust in you, when I give my life to you, I'll be reunited to a relationship with my Heavenly Father. Lord, thank you now that you are my Father, and Jesus, thank you that you're not just my Savior, but you're also a brother to me. Help me walk with you
all the days of my life. In Jesus' name I pray, amen. And at this time, we also want to pray for those who need healing. Lord, inililift up ko po sa inyo lahat na mga kapatid namin ngayon na may naranasang sakit. Lord, we remember our brothers and sisters who are sick and in quarantine facilities or kung nasa ospital sila because of COVID-19. Lord, we declare your healing upon them. Lord, we cancel all those effects of the coronavirus in their body in Jesus' name. And somebody was diagnosed with brain tumor. Lord, won't you heal him, God, in Jesus' name. You are melting right now that tumor in Jesus' name. And somebody right now who has heart failure, in Jesus' name, we speak healing upon you. And somebody going through some stomach issues right now, sobrang sakit ng tiyan mo, hindi mo alam kung ano, the Lord is healing you right now. Receive that healing, kapatid. And somebody with back pain that radiates all the way to the feet, in Jesus' name, receive the healing of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mong maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0919-0607-567. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Alam niyo po, sabi ng mga sundalo at yung mga nagsanay sa pakikipaglaban sa gera, mas mahirap daw ang digmaang kinakaharap ng buong mundo ngayon. Kasi nga naman, di ba, ang kalaban nating lahat ay isang virus na hindi natin nakikita. Isang bagong virus na estranghero sa ating lahat. At bukod sa mga dalubhasa na nag-aaral tungkol sa virus na ito at sa mga frontliners natin na kahit papaano ay natututo ng i-manage ang sintomas ng COVID-19, ang isa pa sa masasabi nating quote-unquote na nakakakilala sa sakit na ito ay ang ilang taong tinamaan mismo ng virus. Kabilang dyan ang ating guest ngayong araw, isa siyang COVID warrior na magsishare sa atin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya tungkol sa virus na COVID-19. Please welcome on the 700 Club Asia, Miss Maria Cecilia Santiago. Hello po, Miss Cecil! Hello po, good day po! Ayan, Miss Cecil, bago po ko po kayo tanungin kung ano yung ni-reveal sa inyo ni Lord tungkol sa COVID-19 virus, pwede po bang ikwento nyo muna sa amin kung ano yung pinagdaanan nyo mismo sa sakit na to? Nag-umpisa ang journey ko dito nung nag-umpisa ang masasabi na yung nag-lockdown ng March, mm-hmm. March to May. So nag-decide ako nito na mag-work from home kasi nga may kasama akong senior citizen na tatay na inaalagaan ko na may Alzheimer at the same time may failure sa prostate. Mm-hmm. So pagdating ng June na nalip ang lockdown, pumasok na ako sa opisina. Nag-work na ako hindi na ako nag-work from home, diretso Monday to Friday, nagre-report na ako sa office. Even na may challenge talaga sa public transportations. First, second, third, okay naman. Pagdating ng fourth week ng June, eto na yung time na masakit na talaga, may body pain na ako, masakit na yung lower back ko, medyo uneasy na, nalulobat na ako. Hanggang sa nag-decide ako na magpa-check up ako, na found out nga ako ay may UTI. So, confident pa rin ako kasi UTI siya, kaya lang siya ng antibiotic yeah. That time. Hindi talaga ako nag-entertain na magiging COVID-19 positive ako. Yeah. Wala akong ganong entertain sa mind ko. So, nag-take ako ng antibiotic hoping na after the antibiotic, mag-low down ang aking lagnat at saka yung mga body pain ko. Pero sad to say, nagdoble. Na-swab test ako dito sa bahay. Pinuntahan ako. And nagpapasalamat ako sa Marikina kasi napaka
bilis nila umaksyon sa mga ganong sitwasyon. July 3 is the judgment day na na-declare nga ako na COVID positive ako. Oh. And that is the moment na nag-uumpisa na ang anxiety sa mind ko. The what if and everything, nandiyan na. Ang takot, grabe. Paano na ang tatay kung may Alzheimer na hindi rin niya nakikilala ang anak ko mismo, na kung wala ako, masasaktan niya ang anak ko. Alam mo yung worry ng ganon, na turns between two lovers ka, taking care of your father and taking care of your son. So para sa akin, sa ulo, masakit yan, iniisip mo. And the Lord na sabi lang niya sa akin, this is very clear na nagpakalma sa akin habang ako ay nasa loob ng ambulance. Sabi lang niya, Cecil, virus is written in a small letter. Maliit lang yan. But I am Christ. I am your Lord. Mas malaki ako sa virus. Ako lang. I am the creator. Very clear yan sa akin na sinabi niya, unti-unti, habang nandun ako sa loob ng ambulance, kasi hindi ka agad-agad din ilalabas sa loob ng sasakyan ng ambulance eh. Ang dami pang papilya bago ka makarating doon sa pinaka ward. Pray lang ako ng pray, sige Lord, sabi mo, mas malaki ka. Mas malaki ka kaysa sa virus na to. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, Lord, ano to? Walang gamot. Walang gamot. Anong directions ng buhay na to? Paano na yung iniwan ko? What if yung anak ko? So takot na takot din ako para sa anak ko kasi that time, quarantine na rin siya. Kasama niya ang tatay ko. Paano na yung food nila, everything, hindi siya makakalabas. So, nandun yung situations na nagpakalma sa akin na binubulong talaga, Cecil, I'm bigger than the virus, Cecil. I am Christ. Ako yung Jesus mo na mas malaki kesa dyan. Kalma ka lang. And isa pang word na yun, ano niya, yung word na fix your eyes upon Jesus. Huwag kang tumingin kung ano solusyon, huwag kang tumingin sa mga nangyari o yung mga may namatay. Yung alam mo yung sigaw ng mundo, yung takot na sinisigaw ng COVID. Ang COVID kasi para lang din siyang trangkaso. Ang COVID para lang din yan yung para kami asthma kasi hindi ka makahinga. Pero papatay sa COVID, ito, yung mindset mo, natakot, natakot ka. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam ang gamot. Hindi mo alam mamaya, kailan, na hindi mo alam. Yeah. Yun eh. Kasi ako may heart failure talaga ako eh. Pero hindi ako natakot na may ganon. Natakot ako. Yung hindi mo alam na yung COVID na nakaganon sa'yo. Yeah. Diba? Yun eh. So para sa akin, the COVID is a lie of the enemy kasi aalisin niya yung pananampalataya mo na merong in control. Aalisin niya yung pananampalataya mo na naniniwala ka na ang Diyos ang creator, para ako ang bida, ganun ang COVID. So it's every lahat yun, puro lang yan nandito sa utak. Nandito lang yan lahat sa mind mo eh. Hindi ka nga nagsasalita pero utak mo distorted ka na. You're so, parang yan yung anxiety, ngayon ko lang ito nalaman eh. Hindi kasi ako warrior na tao. Pero ngayon ko nalaman, ganito pala yung anxiety. Parang nasisiraan lang ba? Eh, madami mong tanong sa utak pero wala ka naman nagagawa. Mas nadadagdagan pa. So bago ko inilabas doon sa loob ng ambulance na sasakyan, nagpe-pray pa na ako, Lord, nasabi mo ha, sabi mo to. Yung anak ko, Lord, yung anak ko, please spare mo yung anak ko. Hindi ko kakayanin kapag pati yung anak ko. Kasi dalawa lang kami, di ba? So, yun, naano ko hanggang sa pinasok ako sa ward. Ward pa lang. Ang dami nagsisigawan, sumisigaw. Hindi ko alam kung ano nararamdaman nila. Bakit? Kasi nagpe-pray ako, Lord. Sabihin mo rin sa kanila na mas malaki ka kaysa dito sa COVID na to. Yun na yung prayer ko na, Lord, kung paano mo ako pinapakalma, ikalma mo sila. So yun, talaga maririnig mo kasi sila na sumisigaw sila. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman. Pero COVID ward kasi yun. Hanggang unti-unti, andun na yung calmness, unti-unti, nakapokus lang ako. Hindi ako tumingin doon sa sumisigaw, hindi ako tumingin doon sa mga report, yung mga nire-report na ilan na namatay, may doktor and everything, na wala sang
parang ang COVID walang sinasanto, parang ganon. Basta sabi ko, sige, basta, sabi mo, I just fix my eyes on you, Lord. Pero Ms. Cecil, so ito yung pagpasok nyo pa lang nito sa quarantine facility, di ba? So can you tell us how did God assure you throughout that whole quarantine, na naka-quarantine ka? Paano ka in-assure ni God? Ano yung mga nagpakpakalma sa'yo sa mga anxieties and fears mo? Ano yung mga promises? Ano yung paano kanya kinomfort during this whole time na naka-quarantine ka until na makalabas ka sa facility? Alam mo, nagulat ako, mga friends and friends of matagal na panahon, nagpo-provide ng food kasi kailangan mo marami kang tubig, prutas. Diba? Parang maya-maya yan, napapagod talaga ang nurse sa akin kasi lagi may padala ako ng tubig, may padala akong prutas, pagkain. And I remember, alam mo, meron ako isang mother na ministeran dati. Na-sharean ko siya about sa Panginoon. Siya yung nagluto ng lugaw para sa akin. Kasi at that time, wala ka talagang panlasa. Lahat parang maalat, lahat, wala kang ibang ano, parang hindi mo kayang kumain. So during doon naka-quarantine ako sa hospital, wala, hindi ko alam sino nga ba mag-aano sa akin. Parang gano'n, maliit lang ang pamilya ko at hindi talagang ano. Ayun, alam mo, ang Lord ang gumawa ng paraan, mga tao. God provide everything. Kinomfort niya ako na si Cecil, basta fix your eyes on me, ako bahala. I will take care of you. Parang ganun. Ako magpo-provide, ako magpo-protect sa'yo. Amen. Parang yun yung assurance sa akin. Na lahat ng kinatatakutan mo, ako bahala dyan. Parang ganun. Nandun yes. yung provisions ng Panginoon. Basta ang command niya lang sa akin, mag-fix lang yung mind ko talaga sa kanya. What about yung anak niyo po? Nag-negative po ba siya? Yun ang hallelujah. Nag-negative siya. Praise God. Praise the Lord. Pero alam mo ba yun? Nag-negative siya, pero ang requirement ng doktor pa rin sa akin, nung umuwi ako sa bahay, for another 40 days quarantine pa rin ako. Separate pa rin kami ng anak ko. For how long? Another 14 days bago uli ako mag-swab test para bago ako maka-report sa office. Naka-3 swab test ako. Grabe. Bago ako talaga makapasok sa office. Pero praise God po, you are well. Yung anak niyo po, malusog din. And I guess more importantly po, you know that God really enabled you to overcome the fears and the anxieties yes. that you battled, na mas mahirap kaysa sa physical sickness sometimes, no? So I guess, Ms. Cecil, can you just share with us, before I want to pray for you, but before I pray for you, can you just share with us, I guess, in this whole COVID experience, ano yung pinaka natutunan mo? God's plan, ipupulfill niya yun eh. Yun yung dala-dala ko ngayon, honestly. I go back to work, I go back being a mother, na even may mga transition kami ngayon ng anak ko kasi na-trauma talaga yung anak ko. Na yung spirit of fear, I'm now talagang inaano namin din yun talaga dito sa bahay. No? Nasa healing and everything kami ng anak ko. Pero ang ano ko yung plano ng Lord. Yun ang pinangahawakan ko ngayon, that God has the best plan for me and for my son na hindi niya papayagan. Hindi niya papayagan yung takot o yung anxiety na yan ang mag-stop para i-fulfill niya yung plano niya sa buhay ko. Amen. Yeah. Amen. Thank you so much, Ms. Cecil, for sharing. And allow me to pray for you po so that we could thank you as well for sharing your testimony with us. Lord, thank you for Ms. Cecil. Lord, thank you that your hand of provision is upon her. And Father, I agree with her when she said, God, that nothing can stop the plans of God for her. Nothing can stop your goodness from and your favor from enveloping her and going before her. Lord, thank you. And you pray, God, that you keep her safe. You keep her son safe. In Jesus' name, God, protect their health, protect their home. God, Father, we ask that you command your angels concerning them to guard them, to protect them, God, and give them peace. Lord, Lord, thank you that you are peace himself, the peace that transcends all understanding. So, God, we speak a blessing of peace upon their home. God, and right now we also pray for those who are battling
COVID. Not just those who are battling COVID, but also those people as well who, like Ms. Cecil, are going through anxieties and fears. Father, we pray, Lord, you silence all those worries. And Father, we declare your word that perfect love casts out fear. So Father, I ask that your love may be perfected in them, that they may know you love himself. Lord, you are love. And Father, that your perfect love will drive out every fear, every worry. And Father, that they will walk in your peace and walk in your freedom and walk in your joy. In the matchless name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Thank you so much, Ms. Cecil. God bless you po. Thank you. The 700 Club Asia will be right back after these reminders. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us. Text us. Or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo. We're not denying what's happening around us. Do you think that it's God's plan for His children to just wallow in this pandemic? Find out from Peter Kairouz in his newest audio teaching, A Living Hope. Our ability to outlast adversity or crisis is directly related to our strength. The question we need to ask ourselves is this: where does our strength come from? Get access to A Living Hope audio streaming when you partner with CBN Asia. Your partnership will bring hope, relief, and God's love all over the Philippines and Asia. Call 8737-0700 now or go to alivinghope.cbnasia.org. 2021 na pero patuloy pa rin ang pakikipaglaban natin sa COVID-19. Nadagdagan pa nga dahil sa panibagong variant ng virus, ang UK variant at ang South African variant. At yun ngayon ang binabantayan at pinag-aaralan ng mga eksperto. Sabi ni Jesus sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Maniwala tayo na mapagtatagumpayan natin ang COVID o ang bagong variant o anumang krisis na kakaharapin natin. Pero alam niyo po, sa totoo lang, bilang tao, may mga pagkakataong mas namamayani sa atin ang takot. Takot nga ba ito sa virus o takot ba tayong maniwala sa sinasabi ni Jesus na ang lahat ay posible sa Kanya? Kung ikaw man, kapatid, ay takot maniwala sa sinasabi ni Lord, alam nyo, pwede naman tayo maging honest sa Kanya. Pwede natin sabihin sa Kanya na, I do believe, help me overcome my unbelief. You know, oftentimes, or a lot of times, our faith is really far from perfect. But God is perfect. And you know what? He is the author and the perfecter of our faith. Yung faith, hindi naman tayo magmamanufacture nyan. Hindi po yan galing sa atin. Galing po yan sa Panginoon. So kung kulang ka sa faith, okay lang. Manghingi ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya. We can always ask Him to supply us with faith and to perfect our faith. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting shalom. God bless you. Habang marami ang nagsarang negosyo dahil sa pandemic, patuloy naman lumalago ang kay Noemi. Paano nangyari ito? Labis ang takot ni Chris sa hinalang siya ay may COVID-19 nang mag-volunteer bilang checkpoint guard sa kanilang lugar. Ano ang kahihinatnan ng pangamba? Dream wedding ng magkasintahang Charles at Rima. Paulit-ulit na delay dahil sa quarantine. Matutuloy pa kaya? Dito lamang sa The 700 Club Asia, Webes, alas 12 ng gabi sa GMA. We'll be right back.